Upper bracket, so YBB Gaming versus Royal Nep. Yeah. So tama ba ano dahil eh, yung posting dito ng Liquipedia na yung roster ng Dandelion and ang nag yun yung naglalaro sa YBB ngayon. Mm-hmm. Oh, sila nga. Okay, okay. O, kasi tinignan ko din eh, chinek ko din, 'di ba? Yung pinag-uusapan natin kanina, no? Na ayun sa mga sa mga tumataya, ayan, hindi po ito yung YBB na nasa Division 2 last time. Ito yung Dandelion na pumalagpalag yan dun sa Division 1 at yung 8th place yata ayun last time. So ayun, just giving you guys a heads up bago kayo tumaya dito sa series na to. Oo, oh, medyo ako nagulat na ganun pala, hindi ako nagbasa ng Liquipedia eh, pero ako din eh. Ero guys, sakit naman naman na medyo malayo yung ads natin. Given, alam naman natin yung RNG kung saan nag-perform eh, diba? Oo. And ito yung ano, tingin ko Daddy A, hindi lang tayo, pero yung mga professional teams din sa ibang region, panigurado ako, nakatutok din sila sa Chinese region because they wanna see what kind of meta have they been cooking dito sa region na to. And kung ano yung mga nakikita nila ng mga malalakas na hero, things like that. So, this should be an interesting series. Since katatapos lang natin, nakita natin yung mga nakapasok sa CIS, diba? Saka sa SA, itong Chinese and NA naman yung mapaparating na qualifiers. Speaking of Eastern Europe, no? Grabe, sweep. Sweep sa ng SA din, Daddy. Sa SA. Ano nangyari sa SA? Ano nangyari? Hukuri na nalo eh. Kaya nga eh, no? Parang kung sino yung mga galing sa lower, sila pa yung nakakasilat ng final slot eh, no? Tignan natin dito sa Chinese region if it's going to be the same way. Ayan. Ito, medyo kayo ba? SF, nakita ko agad sa first two picks ha, dito sa CN region. So, DP, alam naman natin na medyo naging popular ulit ngayong meta, di ba? Yung bet boom nga, ina-adjust pa nga nila sa position 5 eh. Oh. Eh, lalo. Ayan. Tawag dito, yung, yun nga, tipili nakakita ko ng Shadow Fiend pick mga later pa eh, mga let's say 4th or 5th pick pa eh, pag nakita mo na at least yung slot ng kalaban, di ba? Pero this time around, YBB, I think they're picking it up after seeing that DP Tusk. So, kung titignan mo, they actually don't have quite a lot of lockdown sa Shadow Fiend. Saka I guess tawag dito yung offlane naman ng YBB is quite strong, which is si Timbers also. Kumbaga meron silang space maker, 'di ba? Meron silang tatlong melee hero yung pwede pang pronta mo sa Shadow Fiend. Ayan. So I see it working out, pero I'm not sure yet how effective it is. Pero sa pub game, panigurado, marami na ako nakikita ng mga nagdo-dominate na Shadow Fiend. Pero syempre, typically pinipili si SF pag alam mo na kung sino yung kamatchup mo, diba? Or alam mo kaya mo mag-survive dun sa laning phase na yun, or you're gonna at least have a pretty good lane. Ano ba mga ayaw kamatchup ng SF? Lina, ayun, tama na ka ba naman dito? Sniper din, no? Yeah, oh, mga makukulit na high damage, high mobility, mga ganyan ayaw ni Shadow Fiend. Ano pa ba? Yung mga lumalapit sa kanya na hero. Ayaw din niya. Yung mga spirit na yan, 'di ba? It's quite annoying para kay SF. Pero tignan natin ha, ito yung first time na magko-cover ulit tayo ng Chinese region and after nung ESL. Eh, nakita naman natin yung Chinese teams na kung paano lumaban sa Grand Finals. Dalawang sunod na malaking tournament, no? Pero kaso nga lang, coming up as seconds. At least, nandun sila sa stage na umaabot sa finals. Alam, di talaga. Napakaliwanag ng mukha ko. Wala akong magawa. Na-adjust ko yung ilaw ko. Ha? Kung nag-end? Wait, Oo, ata. Nag-end, pero... Nag-end. Sa Discord na lang ako nanonood. Okay, yun. Oh, so, paano ang plano natin? Mm-hmm. Jutsu? Ah,
Alam mo, usually yung troll din, nagiging popular ulit, no? Oo, panigurado yung troll. Kasi yung ano eh, yung sumisigat din kasi yung mga, ano, yung, let's say, mga PA, mga, like, tawag dito yung mga heavy carry na hero, which is like, na, kumbaga, syempre, sa hero-to-hero matchup, mas gusto ni troll, diba? Kasi kayang, he has the bash, basta makakuha ka naman ng battle fury, you should be fine. Sa kasi nga, katulad ng mga caring ganyan na wala naman silang farming tool, kayang-kayang makasabay ni troll doon sa mga passive phase ng game. Oh, curious ako sa pagkaka-bane, sa pagkaka-pick rin dito ng bane. Tagal ko na rin di nakakita ng bane. Meron ka makulit, meron to makulit na talent eh, no? Yung infeasible yung cast rate si Reredak mo. Sa level 10 talent. Nakita ko lang sa, nakikita ko lang sa mga clips. Yes, ayun. Tawag dito guys, pasensya na nga po pala kung wala ayong in-game sounds kasi yung clean feed na binigay sa 10 is medyo nakaproblema. So alam nyo na guys, medyo nag-jutsu muna tayo dito kaya walang background sounds. So just bear with us for a couple of minutes. Ayan, hopefully pagbalik nung clean feed, mabalik din natin yung in-game sounds. Ayun, no? Pero sana may balik, no? Na wala nga kanina nakita ko na. Oo. Di sa mga nagtatanong guys, pati sa chat, kung namin nagsabi na wala pong in-game sounds, ayan, kayo na lang din po yung magsabi. Ayan, para hindi namin kailangan i-remind every minute, ganun. Yun, salamat. Tulungan nyo na lang din po kami mag-explain sa mga kararating lang. Oo, baka lalagyan naman ni Direk Eric ng background, sigat pa paano kahit, para meron, no? Please bear with us, antayin lang natin na bumalik ulit yung clip. Yes. Yeah, this middle matchup should be interesting. Like, typically, mas gusto mo din to as a bat rider, diba? Kasi nga, sobrang na-buff na rin yung, yun nga, si bat rider, sa, especially sa laning phase, diba? Pero, Dehado ang buhay rito ni SJ, at abutin siya rito mga ibigan ng Swarm, Aquarian Swarm rito ni Chalice. And that first blood is brought to you by Rivalry. Siyempre, don't forget to register at rivalry.com/lefondoublex to get up to $200. Welcome, bro. Ayun. Hindi ako masungit, guys. Nag-explain lang. Grabe naman kayo. Hindi yun. Sasabi ko lang para tumbaga, tulungan tayo. Ayan, mag-explain sa isa't isa. Kasi panigurado naman, may mga active naman dyan sa chat natin eh. Parang ngayon lang ulit ang alas 10 na Dota coverage. Hindi, meron pala. Merong South America, merong North American region. Oo, no? Sabagay. Pero yung sa Chinese region, actually nag-i-start to ng alas 12 ng tanghali. Pero sobrang aga ngayon. Ngayon na, 9 a.m. pala, may Dota na eh. Oo. Hindi, parang ang ginagawa yata nila para at least all throughout the day, may Dota. Parang ganun, di ba? Kung isipin mo, kaya kita mo parang taliwas Chinese saka NA. Tapos susunod naman EU saka Southeast Asia, 'di ba? Parang mangyayari doon Southeast Asia muna. Tapos medyo magkakasabay na onti yung Southeast Asia saka Europe. But then again, mas mau, syempre, mas mauna matapos sa Asia, tapos manonood ka na lang ng Europe later on. So parang ganoon yung naiisip ko kung bakit ito yung mga pinagtugma-tugma nila. NA mamaya, 'di ba? NA yung kasabay na siya. Diba yan? Ang aga ko natalo sa battle pass, dalawa pa laglag. Ako nga hindi nakapag-predict eh, pero either way, kahit nag-predict ako, talo pa din eh. Kasi diba yung prediction natin sa casters, ano, wala pa, si ano pa lang may isang point. Si Jay ba? Tama ba? Maganda yata nakakuha ni Jay. Oo, nakape. Si Bedbom. Nakape. Tumama sa Bedbom. Kaya nga eh. Tot nga pala kay Polo ka. Tawag yun. Sino ba dito? Sinong pinredict mo dito? IG ako eh. IG. Ako extreme ako. DY fan kasi ko eh. Magkalaban yun mamaya. IG saka... Ay, oo. Magkalaban pala extreme. Tayo Mars mamaya. Diyos ko lang. Magkakalaman na mamaya kung sino malalagagagat sa atin. Pero hati din eh. Hati din tong region. I mean, kung makikita nyo sa mga prediction guys. Hati din, para sa mga casters. May mga nag-RNG din, may mga nag-IG, kung ano-ano pa. Kayo ba guys, anong sinong prediction nyo na makakapasok dito sa China since kasi simula pa lang naman ng qualifiers nila? Marami, sobrang tindi kasi na itong
CN region, di ba? Meron kang Beachy Gaming, kaya pa rin sumilat. Yung CDEC Aster Aris, napapakita pa rin. Ihome pa, napapakita ng maganda. Oh, Ihome, nandito rin. Pero yes. Pero ako, nakita ko talaga ito yung mga Yamado na team. RNG, Extreme Gaming, saka yung IG. Ayun. Fusion din. Hindi rin basta-basta yung roster. Ayun. Salamat po, Direk. Ayan, inaayos na ni Director ang ating audio. Ayan, niresend na po sa amin yung clean feed. So, inaayos lang ni Direk yung video natin. So, yun lang. Tignan natin, guys. Para magkaroon na tayo ng in-game sounds. Santayin lang natin dito si Eric Malit. Ayan. So, let us know, guys, kung okay na ba yung sounds. Kung meron na sa inyo, kasi meron na sa amin. Oo, kaso nga lang, naabutan natin rito yung Shadow Fiend. Yes, falling down in the mid lane. Yeah. I mean, it's kind of anticipated. It's a Batrider going against Shadow Fiend. Pero ang kagandahan kasi kay Shadow Fiend this game is you have that damage since may setup ka naman dun sa Chrono, di ba? And I think parang player preference din siguro to. Nandahan nila yun na gusto nilang i-work out or laruin yung Shadow Fiend with this kind of lineup. May mga teams kasi na ganun na, regardless ng first two picks, kapag meron sila na napractice nila sa mga scrim, they will still try to use it sa isang series or sa isang laban. Yes, Ishi, pero while that's happening, itong si Ghost, medyo low health dun sa may bottom side. Being chased down by Timberso. And yun lang, right on time. Dumating si X-Novo plus yung heal. Ako po, si Bian pa may maging delegado rito. Let's see. Kaso makakapag-timber chain out. So sa kanyang reactive armor, makakapag-survive nga siya doon. So dun sa may troll, salamat dun sa kanyang Omni-Knight. Yes, ayun. Okay. Pero ang problema ko ito sa side ng YBB na dadating Dandelion, ayan, is yung Faceless Void nila, no? He's actually having quite a hard time with this at top lane. Diba? Whereas si Troll, kahit pa paano, diba? Naka-CS siya dun sa matchup niya versus sa Troll. So, yeah, that could be a huge difference, syempre, diba? Going into the gaming mid-game, syempre, yung farming pace mo. Pwede mangyari dito is para makabawi yung Void, maybe he needs to be a bit more active in terms of participating teamfight. Like, as much as possible, you wanna play around dun sa Chrono Spear mo. Diba? Ayun na nakikita kong way para makakambak siya dito sa game. Or yung mga counter-initiate. Let's say, may nag-dive in sa tier 2, I mean, sa tier 1 tower, sa gitna or sa bottom, he can TP and turn around yung scenario na yun. Dami na naman nila pwedeng gawin. Mag-Chrono, no? Hindi masama yung SF, makapagpukul ng skill. Pero si Beyond! May Timber Chain, makapag-out naman into this game. So lang, sa may gitna, binatulog mga kaibigan na itong Batrider. Kailangan nilang gumawa ng distansya. Kaso, ayun lang, nice eye shard rito ni Kaka. Tapatay yung nagro-rotate rito na Bane. At mukhang yung tower pa yata, pero pa makatamu rito ng damage, mga kaibigan. Snowball in! Mas papabalikan siya rito kami pero sa may flame break. Hindi na nga rin nakapag-ultimate itong Shadow Fiend. Kinancel out siya ng lasso. So that's the triple race. Kaso parang isa lang yung tumama rito, mga kaibigan. Two heroes going down sa may mid lane, ha? Nice catch for the side of RNG. Yeah, yun kasi minsan kaya madalang tayo nakakita ng early Shadow Fiend pick, ano? Kasi nga, ang dami mong i-counter dahil sobrang lambot mo sa gitna. Tapos, yun nga, pag na-counter ka ng isang hero, yung comeback potential mo is also not the best. So, yeah, ngayon, napapanis siya. Lalo na, may taskar pa tong RNG. So, syempre, mag-gank yan as much as possible. Napaganda ng tag team dito, plus yung block ng shard. Wala namang mobility yung SF. At least nakapag-survive si Behind. Meron siya mga items na for sustain. Kasi pag tinitingnan ko yung last hits and denies dito, easy, no? 1, 2, 3, going for the side of RNG. Reflect naman sa kanilang network, yung 3K network lead. Ito si SJ. Okay, papatulugin yung Batrider. So, two rays will connect dito sa kay Somnus. Kaso, Exorcism has been pop. Block kami pala sa may Ice Shard. Kaso, mag-i-snowball in siya. Patay yata itong Tiny. Gago too much, Tiny, too much damage. They'll go in. So, was yung Omni. Nag-commit din rito ng rotation. Yung tower talagang gusto nilang i-pressure out dito, Ishi. Exorcism number one. Kaso, di pa yata tapos yung side ng RNG. Ha? Bubugawin pa nila yung mga hero dun sa may likod. Wala, ito pa yung isang nakikita kong problema. Kasi yung 8 minutes and 3k net worth lead dati eh. Like, ang daming disable sana ng Dandelion, di ba? Pati naging yung damage nila, in my opinion, is very lacking.
Okay, Avalanche? Yes, kukuhain na nga lang ni Somnus yung attention ng mga hero for the side nito ng YBB. Asotos, si X-Nova? Binigyan pure... sila. Oo, binigyan ng purification ng YBB na to si Somnus. May TP ba? May TP ba? Makakaligtas. Parehas pa sila makakaligtas actually. Yeah, I just don't see their damage yung YBB dito slash Dandelion, ano? Kasi ano, may Omni-Knight pa eh, yung RNG. Diba? Plus makunat-kunat din si DP. Like, si Batrider is also gonna be fast. Ha? Pag nakuha niya ng Boots of Travel BKB, like, oo, meron kang Fiend's Grip, diba? Meron kang Chronosphere, but where is the damage gonna come from? Where is your follow-up damage? Tain lang, no? Isang malungkot na part, no? Para medyo crucial pa dito once nakuha pa yung topside. Natahawar na ako, talagang mag-open up yung kanilang jungle dito. And Batrider with the flame break. At may follow-up rito na snowball. And they will burn down itong Bane. At inauli na naman na lahat. Lagi silang buy one, take one, no? Pero hindi, mga mabubuhay naman. Thanks dun sa may Wreck of Souls. Kaso meron siyang flame break. Plus 4 stacks nila Sticky Napalm. So, again. Buy one, take one kill na naman dun sa may mid lane. Yeah, ang hirap na ito. Online naman na yung Chronosphere nila, so I guess they can play around sa Chrono if they wanna, let's say, parang lift up yung pressure a bit. Mm-hmm. Kasi so far, like 5k net worth lead, yung troll mo, free farm, it doesn't seem like you're finding a good target, diba, para sa side ng YBB dito. So, yun nga, siguro yung Tiny sa Bane, kailangan nilang gumawa ng smoke play around kay Void, ayan, kay Faces Void. Or maybe Team Burso. They gotta play around their Team Burso. Pero at the same time, kasi kapag nag-play around ka sa Team Burso, feeling ko hindi rin siya ganun kayaman, Daddy. Yun nga. Tapos, Bessel is up na, mga kaibigan. Speaking of nung Team Burso, easy ha. Medyo, yung side ng RNG, meron ng way to deal with dun sa Team Burso. Saka meron silang Batrider dito na syempre, ayaw na kamatch up ng isang Team Burso. And they are chasing itong Faceless Void. Ipaps yung kanyang time dilation. There's the Spirit Bessel. Stun from doon sa Snowball plus yung punch dito sa Tuskar. And it's not looking good for the side of YBB Gaming. For sure, for sure. Kamusta ba yung vision nila? I mean, they have defensive vision. Kailangan lang nilang maging patient dito. Kasi in the end of the day, diba? Tao pa din naman yung RNG. You know, they make mistakes. So if maybe they can capitalize those mistakes, meron na silang, may mga pang turn around naman silang spells eh. Saka, lalo na minsan pag sobrang yaman mo, diba, dinidelay mo yung BKB mo. At tulad yan, si Batrider, kita mo, he's going for Blink Tagger first. Madalang ka na makakita ng Batrider na going for Blink Tagger second item. Typically, BKB muna and then Blink Tagger next, diba? Kasi yung timing ng mid game mo, it's gonna be hard for you to initiate yung lasso mo since madami din naman disable yung Dandelion, di ba? Pero nga, I like this Blink Dagger pickup since they're heavily dominating itong game natin. Parang pressure around the map lang yung pwede nga niya itong gawin, no? Dali lang bumakap, may karoon kong BOT, tos Dagger lasso, wala namang... meron silang pang-counter doon sa bat, no? If ever gustong gumaw, no? Pwede mong patulugin, kaso nga lang, lagi mayroong kasama, eh. Nandun yung Omni-Knight lagi sa likod, nandun kagad si X-Nova, eh. Dagger na, Mars. May nahuli? Nako! Flame Break, Spirit Bessel. Ito pala, no? Yung Timber. Last pick ba yung Timber? Dalawang kamatch up pala ng Timber yung ayaw niya dito. Kasi ayaw na kalaban ng Timber to eh, yung DP. kasi, di ba, meron kang percentage damage sa Siphon. Meron kang Exorcism. Silence din. Tapos nakapagbuo pa ng early Spirit Bessel. Diyos ko day. Tapos ay Batrider. I mean, na ano kasi yun, last pickan din sila ng troll eh. And kita mo din yung matchup dun sa baba, di ba? Hindi na rin ganun ka favor as much. Kaya, I mean, kumaga, hindi na nag-dominate yung troll na pick versus dun sa dalawang melee hero. Pero... yes! Round number 2, nandun mga kaibigan yung Ice Shard. Kaso papatulugin. Just buying some time, here comes the Shadow Fiend. He will TP in, popping up yung ulti. Kaso mapipear, Chrono Spear, let's see. Inabot yung Tiny sa may high ground. Mukhang mapapunish yung Death Prophet. Kaso nga lang kinabitan ng Heavenly Grace. At nabuhay pa rin, Ishi. Let's see, yung DP medyo tumagal yung buhay rito ni Chalice. Babalak pa nga yung Shard. Kaso pamamatay at mabibigyan pa rin yung Death Prophet na medyo napalalim underneath na sa may tier 2 ng YBB game. Yeah, sabi sa'yo eh.
Tao din naman ng players ng RNG, nagkakamali din, pero mukhang may toss tayo. Oy, hindi umabot. Oo, 3 versus 3 dito sa baba. Pinatulog itong Batrider. Meron 2 stocks dito na sticky na ipang, pero they want purse. Itong makulit nga na Vayne. He will fall down. Dito sa may Ice Shard. And they are chasing itong Tiny. Wala naman sila pang cancel out dito ng TP. Okay na. Yeah, I think yun na lang nakikita ko actually sa ngayon na pwedeng gawin ng Dandelion dito is play around sa Chronosphere, you know, maybe punish yung mga aggression coming from RNG kasi I don't think they're in position to dictate a pick-off, even a pick-off, sobrang risky. Buena Summer, no? Nakakuha siya ng illusion. SF with the Yules. Let's see. Ito na nga yung Avalanche. Connecting dito sa Toscar. Ito, tossback mga kaibigan doon sa SF. Pero silence dito sa Shadow Fiend. And they're chasing etong si Tiny doon sa may backlines. Race will connect. Heavenly Regis mga kaibigan doon sa may Toscar. Taka low in health. Kaso makakapag-survive. Here comes the Batrider. Ipops yung kanyang flaming lasso. Gusto tumulong dito na Tiny. Gusto pigilan yung bat. And Avalanche will connect. Makakapag-survive naman yung SF. Pero yung Tiny hindi. Pero di pa tapos ha. Down yung kanilang Chronosphere. Snowball, mga kaibigan. Kaya kaso na, nice Nightmare Save. Plus yung Yule Scepter, mga kaibigan. Troll Warlord, pops yung kanyang ultimate. He's targeting yung hero dun sa may backline. Bane is down. Spirit Vessel, for beyond. Kaso nandun yung Batrider, mga kaibigan. Sasalo siya rito ng Raze. Here comes the Exorcism. Ginamit rito ni Chalice. And Timber against 4 heroes. At nandun yung burn damage kami. Dun sa may Batrider. Chasing dun sa may high ground. Monster kill na rito si Somnus. At wala pa rin EXO, kaso ito toss back itong DP. Ha pa rin yung Exorcism. Here comes the Silence. Let's see mga kaibigan. Medyo nag-benefit yung isang Shadow Fiend. Underneath the Tier 2. Mas meron Pig Pole. Natakbo itong Omni Knight. Meron naman Time Walk plus Time Dilation. Itong Faceless Void. Nice Flame Break. Kaso makapag-reset Heavenly Grace. Nandoon. Plus yung third skill or ladder yung E. Tagal nila bago mapatay ito si Exnova. Kaso nakapag-Time Walk. Ito na kayo responde. Time from the side of RNG and Batrider with the blink in na delikado pa yung Void and force lock from the sticky napalm na matay pa mga kaibigan itong Tiny. Grip gagamitin kaso merong Heavenly Grace. Yung buhay rito ng SF is low kaso walang vision itong side ng RNG and they will focus na, they will focus out itong Vayne doon sa may triangle. And mukhang pick up na to para sa Troll Warlord pero still nakuha pa rin pala ng Batrider. Oo. So like, yung damage talaga nila today, it's lacking. It's very, very lacking. Like, na-mention ko kayo na they have a lot of setup, pero yung damage nila, I just don't see it happening. Plus, meron ka pang Omni Knight on your end, diba? A lot of sustain. Plus, yung debuff pa, yung strength gain, everything. So, yeah, patient. You gotta be patient para side ng Dandelion dito. Iwas muna, diba? Kasi, minsan, napapasama pa yung lalim ng chase nila eh. Katulad ng hinabol nila, kita mo, diba? Si Omni Knights, nabaliktad pa, wala pa silang nakuha ang kill dun. Ayun, no, medyo napapunish din naman yung side ng RNG. Nagdadive sila ng sobrang lalim, no? Tapos ang ganda kasi nung nangyari kanina eh, na nightmare yung SF, napag-yules, no? Wala, eh, napag-commit na yung DP, no? Pero, still the RNG game pa rin naman, 7K network lead. Pero gusto nilang gumawa ng play. Itong side ng YBB. And you don't feel good. Shadow Fiend mo has to build early Yules, pero... Nako, na-silence! Nasa medyo tipin ng Batrider. Yeah, I mean, kung titignan mo, actually bilis. Magandang Faceless Void to. Kasi sobrang ganda ng dilation, time dilation dito sa... this game, you're going against Troll, Batrider, diba? Low cooldown spare, so pag na-time dilation mo siya, it could work out really well. Yeah, but then again, yung silence. I mean, mamaya, syempre, he will have like probably his BKB para mapatanggal siya ng silence or mag-manta style, mga ganong klaseng bagay, pero yun nga, napakadali mong i-pick up as Void. Ito, Ishii, meron na rin dagger itong kanilang Tuskar. Well, yung Tiny medyo malayo pa. Sa kanya rito blink dagger. Let's see my vegan. Meron ba sila din detection pero nakita na lang nawala yung bounty rune. Meron vision na tong Tiny dito kay Batrider. Pwede niya i-toss back. Aso nakita nila itong timber stone na magti-timber chain out na lang. Ah, naglapag ng sentry. Masa di lalapit. Yeah, buti hindi pa nag-urhan yung RNG dito eh.
I mean, they can actually. They have EXO. There's nothing else to do. Medyo risky pa mag-take ng tier 2. Diba? Why not? Ito na. EXO level 2. Wala rin nga naman nangyayari sa mapa. Soro siya na lang. Oh, yung Tiny. Sumasalisi pa. Diyos ko, Lurch. Nako, naabot pa ng Hammer of Purity. Pero nagbago ng build yung Tiny. Kanina, ano eh. Wala rin din naman niya binili yung ganyang item niya eh. He is actually rushing yung pangalan nito, Blink Dagger. Pero napansin niya siguro mas cheap, parang ano, cheap item niya. I mean, not as efficient as Blink Dagger, panigurado, but it is something that helps you get to the hero na gusto mong itos, kumbaga. Eh, tagilid, yun nga, no? Kailangan nila mag-buy time, nasa recovery stage yung parehas na core nila, no? Except kailangan pa mag-farm. Pero mukhang recipe na lang yata ang kulang para sa kanyang BKB. Yung Void naman, papunta pa lang sa kanyang Maelstrom, no? Ang hirap din magpakita sa mapa sa kanila, Asian, dali. Dali, pumikop ng RNG. Seryoso. Saka yung ano dito, yung team fight ng YBB is heavily relying din sa Chrono Spear. So, they need to set up a Chrono nang wala, na nandun din yung ano, tingin ko, nandun din yung Omnite. Kasi, naku, wala magiging damage. Oy, nakita yung Tuskar. Kaso nahatak muna itong Bane. Eh, dyan, ito yung nagpapasakit ng ulo nila kanina na kapag turn around ng kill. As a Walrus Punch will connect. Nako po, yung Timber mamamatay na naman, mga kaibigan. Eh, dyan, gusto pa nga gamitin yung Requiem dun sa may high ground kung mabubuhay, kung may chance na mabuhay. Pero siguro tansyado ng SF na hindi na. Kaso nakuha na sila din ng Tier 2, Ishii. 21 to 4, SNY completed for the Troll Warlord. At meron pa tong Aegis of the Immortal. Makakuha pa sila rito ng Outpost. Yeah. Ano lang, kita mo nga doon si Faceless Boy dito. He's not even opting for any defensive item kasi nga, kulang na kulang talaga sila sa damage. Mm-hmm. Pero malay mo, di ba, makakuha si Tiny ng Pink Dagger. I feel like that will work wonder para sa side ng Dandelion kasi mas mapapadali yung initiation nila. Kasi yung nakikita ko dito dati, yung Timber, so di ba? So, pinili nila itong Timbers also. At least, they have a frontliner. They have a strong, quote-unquote, strong frontliner na parang ngayon, magbibigay ng positioning ng RNG. Diba? Tapos follow-up lang yung either Tiny or yung Void. Kasi alam mo itong Timbers mo eh. Ayun nga, natatawa ka ako kanina, nagka-clash yung may top side. Diba, usually, yung Timbers gusto niya, nagpapakita siya, pansinin niyo ako. Diba? Kaso hindi, nagtatago yung Timbers. Kasama siya sa nagtatago dun sa Bane. Kasama sila na sa may jungle. And si Tiny, mga kaibigan, wala, mapipick up doon sa may bottom side. So, baka niyang mag-creep skip kasi wala na. Yeah. Okay. What's next? Aegis, 2 minutes pa, so for sure. Dandelion / YBB is not gonna look to fight yet. Ano ba? So, when to fight? Ang tanong, inisip ko dito kung high ground ba ang RNG. I mean, they could actually. They could high ground since may EXO naman sila available. Even if hindi sila maging successful na mag-high ground dito, let's say hindi nila makuha yung Rax, I think they should be fine kasi at least napauwi mo yung Dandelion or yeah, Dandelion sa base nila, diba? I think that could be a pretty decent goal para sa kanila. Pero speaking of high ground, Ishii, ito na nga, i-co-commit na nga nila. So, was yung Exorcism plus yung Troll Warlord na meron pa rin itong Aegis of the Immortal, nandun yung Chakram. Tignan natin, Flaming Lasso will connect dun sa may Faceless Boy, sa may backline. May follow-up nga sila rito na Walrus Punch. And oh no, the Void will survive. Somehow, kaso mamamatay at mabibigyan pa rin. Tuskara magiging kapalit. Abang Troll naman dito, running low in health, mahihil pa nga siya rito. Makakapag-survive, thanks dun sa may Omni-Knight. Kaso for the side of YBBS, wala sila ritong Faceless Boy. They don't have yung powerful spell, which is yung Chrono Spear. And yung kanilang tower might go down. So, ito na nga yung creep wave. Medyo papasok na nga. Tower will fall into the hands of the Troll Warlord. Tugo pa ba sila? Wala ang Void. 20 seconds. They can keep going, pero medyo masakit. Oo, meron pa rin namang Aegis of the Immortal. Nandun yung Purification, mga kaibigan. Beyond will come in. Walang Flaming Lasso, pero meron sila rito ang GA. And yung Tiny na kapitan ng Spirit Vessel plus yung Siphon. At inaabot pa na, yun, inaabot pa ng Q rito ng Death Prophet. And yung Faceless Boy, syempre magre-respond na mukha magbaback na lang itong side ng RNG. I was gonna say, that would have been a good dodge nun sa Nightmare, pero wala. Tinamaan pa din. Yes, unfortunate for the Faceless Boy, pero yeah, BKB, I guess. You have to
YBB ba or Linkin? Kasi ano, ang hirap eh. Unang-una gusto mo ng Linkin kasi may laso, di ba? Pangalawa, kailangan mo ng BKB kasi may silence. So, I'm not sure kung anong gusto niyang unahing item dito para kay Faceless Boyd. Pero for sure, he's going to need one or the other sa next item niya. Or he can just go all damage. Ayan, di, pero may BKB siya. Kala ko, magda-damage pa siya dito. Kasi mukhang kailangan nila. Kailangan nila yung damage, no? Sobrang hirap. Eto, matapang na nga si Bian kasi meron siya rito ng Lotus Orb. Ito, nung sapat na ba yun? Ah, eba ito. Magandang pang ano, ng silence, di ba? Pati sa kakampi niya. Pang ano mo din, debuff mo din ng Vessel. Really great item. Si Shadow Bean pa, ano ng item? Yules pa lang nakita ko kanina eh. Baka BKB na. Oo. Oh. Ayun na, recipe na lang naman kulang niya. BKB na. May 2K gold. Ano mo itong Dandelion na panood ko yung run nito sa Division 2? Sobrang gandi. Tapos yung early stage nila dun sa may DPC, ganda rin ang laro. Kaso alam, bigla nag-follow. Siguro mga pangatlo hanggang zone na. Nabigyan sila ng Big Boys Club eh. Big Boys na yung nasa Division 1, Daddy eh. Kasi BBC pala yun. Kasi big boys club no? Nung nasa division 2 sila, parang mga division 2 nga eh, di ba? So division team players lang din yung mga nandun, pero pagdating nila sa division 1, ayun na, nabigyan sila ng isang masakit. Pero that for sure, that's a great experience para sa kanila, di ba? Yung RNG panigurado, kailangan nilang marami silang kailangan patunayan. Pero mabigat kasi yung competition talaga dito sa Chinese region. Ewan ko ba sa RNG na to, Daddy? Medyo malaki din na expectation ko dito. Pero pag naglalan, hindi ganun kaganda din yung nagiging ano eh, outcome ng mga performance nila. Oo nga eh. Hindi, ganun din naman yung... Oy! Hindi na nakapag-react. Kita mo naman yung Team Berso, nabigyan at ginoon na kagad nila. This is a level 2 exorcism, mga kaibigan. Raxar exposed. Although meron sila dito ang Glyph of Fortification at yung Troll Warlord. Pops yung kanyang BKB. Kaso, inabot siya rito ng Grip. Let's see yung Troll Warlord sa may backline. Delegado, ay Pops yung kanyang ultimate. Kaso, patakbo. Inside rito ng YBB. Ghost. Ay nga, sobrang lalim nga niya. Will toss inside doon sa may fountain. Nasaan yung backup nga niya doon? Yan lang, no, man. Sobrang lalim. Yan lang, kalungkutan. And at the same time, you failed the Q streak, di ba? Panigurado yung mga support doon, Daddy, nag-level ng at least dalawa. From killing din na si Troll Warlord sa may fountain kanina. Yeah, I mean, this is what happened. You gotta be careful when you're clicking your spells. Wala kang control sa sarili mo kapag nag-ultimate ka, papunta. Grip eh. Grip plus chrono eh. Yung chrono naman ni Summer, ang ganda kasi napigilan yung RNG na mag-push forward. Yung troll naman, pa-abante. Nagkaroon sila na miscommunication. Yeah. I mean, yes, napatay si troll doon, but it doesn't change the fact na, you know, it's still pretty hard side ng YBB to take fights. Diba? Siyempre, you're in your turf nung tinake ng RNG. Nasa turf ng YBB yung team fight na yun, kaya medyo paboro sa kanila ng onte. Pero, yun nga, Chronosphere down, most of their spells is down, so kahit napatay mo yung troll, you actually didn't get any objective from it. Pero ano ha, yung Faceless Void ha, isang component na lang para sa kanyang BKB. Kasi pagbalik ng DP, level 3 EXO. Ayan, sa mga nagtatanong guys, YBB po itong team na to, pero yung naglalaro sa YBB is yung lineup ng Dandelion. Kaya nakalagay dyan sa ano natin is Dandelion, kasi parang sila din yun eh, yung players ng Dandelion yung naglalaro dyan. Si YBB nasa Division 2 to pero nalaglag, no? Tapos binay out nila, parang hindi ko alam para story eh. Parang sinayin na lang siguro ng YBB eh, no? Pero yun, siyempre, baka isa rin, no? Parang naguguluhan tuloy ako. May binitawan sila ng org ng DEC. Oh. May hirap din ang buhay ng pro player. Wala ka sa Division 1, todas. Yeah, totoo. Actually, kaya minsan, hindi din maraming... Mahirap din mag-invest sa Dota 2 team kasi mahal.
Tama, lo, totoo. Mahal yung mga ano, guys, yung mga value ng players. Totoo lang. Mahal. But anyways, ito, mag-i-smoke. Inside rito ng YBB Gaming. Available naman yung kanilang mga big spells. Ah, so may manta yung SF. So, pandad sa mahunan silence. No? So, gagawa sila ng wraparound play. So, mag-up naman nitong Roshan, mga kaibigan. Kaso nga lang, nakapag-establish ng magandang vision nitong side ng RNG. At mukhang alam nila kung ano nangyayari, no? Yung side ng RNG naman, medyo veterans move lang. Mag-play around na tayo sa ating vision. Ito namang si Ghost. Uy, spotted yan. Inside dun may pit. So, alam nila kung ano nangyayari. So, DP nagpapakita. Ay, hindi pakita yung ward. DP nagpapakita. Okay, toss back. And pops yung kanyang BKB. Inabot ng pier. Chrono Spear dun sa may backline. Nahuli yung Omni Knight! So, sobrang gandang target rito na ma-pick up kagad ng Boyd. Kasi meron yung buyback. And yung to Skull, yes, nakapag-snowball pa. And yung baseless Boyd going down. And they're target next, itong Team Verso. Mga kaibigan, Tiny with the Avalanche Toss combo. Namatay naman niya yung to Skull. Pero two cores going down for the side rito ng YBB Gaming. At itong side naman ng RNG, eh, mukhang pipick up na rito ng Roshan. Like, kita mo eh, like yung Dandelion dito, you know, they have a really great understanding on how they want to initiate yung fight. But then again, kasi sobrang dami ng item ng RNG, that's why it's much easier for them to react. Like, kita mo, ang ganda ng pag-award nila, ang ganda rin ng positioning nila, they got the perfect target, it's just that yung DP mo, ayun na nga, may BKB na hindi nagtuma yung chain stun ng RNG doon, ang gandang chrono rin from the backlines, but then again, yeah, there's just no way... Na-zone out sila ng DP eh. Wala na silang nagawa. Nagtakbuhan na rin yung RNG dun. I mean, yung Dandelion. Ganda rin ang una nilang nakuha na target sana dun, ha? Oy, toss back, mga kaibigan. For the Troll Warrior. Kaso na-bash! Yung SF! Nag-pop nga sa rin na ng Manta style. Nice leap. Kasi impable. Ginamit din dun sa may Troll Warrior. SF nga rito. Paing time. With the Yule Scepter. Pero ito sa idang RNG mukhang balik ulit dun sa pagbasag rito ng tower. You disengage. Okay. Ito pa yung isa pa, no? Pag wala kang Chrono Spear, you just don't see your team winning fights. Pero ganda ng Chrono dun. Tama talaga naman. Mauna may Omni Knight. Pala, binugaw sila ng DP. So imagine mo kung ano, kung napin down nila yung DP dun, diba? Tapos naka-follow up sila dun sa Chrono Spear. Di ko baka na burst nila at least dalawang hero dun sa loob ng Chrono. Daming item din kasi ng DP. Nakapag-BKB ni kagad eh. Wala, parang alam din nila na kung saan mang gagaling. Kaya nauna na yung Death Prophet na doon pumwesto eh. Yeah. Pero kasi yung problema ko sa troll eh. I just don't see yung damage ng Dandelion kakiling si troll. Like kanina napatay nila si troll. I mean, fountain na yung kalaban po ni troll. Kinailangan ng tulong ng fountain eh. Pero yun nga, napakahirap patay ni troll bago, let's say, makapag-pop ng BKB, bago siya makapag-pop ng ultimate. You need to be able to take down the hero. Pero yun nga, I don't see them having enough lockdown kahit yung full duration ng BKB plus yung Fiends. Siguro yun, Chrono Fiends Grip. Tapos hindi makakapag-BKB. Pero syempre, with that being said, kailangan alone or mag-isa yung troll. Parang kanina, di ba? Ginrip, kinrono yung mga kampi, tinos back dun sa fountain. Ganun scenario ulit, Mars. Or ano, mga next level na toss. Pero mauna nila. No? Pwede yun. Karami yung mga naiisip natin para makapanalo. Uy, Omni Knight ha, die back to pag napatay. Kasi merong heavenly grace eh. Okay, so merong information na itong side ng YBB na medyo malayo yung Omni Knight. Side ng RNG. Kaso nga lang, merong Exorcism, wala silang Glyph of Fortification, at merong Aegis of the Immortal. Itong Troll Warlord, so toss back 4 doon sa may to Scar. Kaso Snowball doon sa may low ground. And Tiny, yes, will fall down. And here comes the Batrider. Lasso will connect doon sa may SF. Kaso nakapag-Nightmare. Okay, will buy some time with the Yule Scepter. Kaso na silence yung Bane. And Troll chasing in. E paps yung kanyang ultimate. SF naman dito nakapag... Nakapag-requiem. Kaso another toss back issue. Same scenario, no? Nung paano nila napatay yung Troll Warrior. Kaso Troll, doesn't have yung ultimate. Kaso na silence yung baseless Void. Di ba papap yung kanya ultimate? Doesn't have yung buyback into this game. Hala. Ano ba yun? Napakamalas naman. Tiny, yes, going in. He wants it on to Scar. He pops yung kanyang BKB. Meron protection sa Heavenly Grace.
And yung SF nga nila, kaibigan, low in health. And Bat Rider si Somnus. Trying to frontline. Aso walang... Aso. Narinig mo ba yung alarm ko? Mukhang paumaga na dyan, ha? Aso, let's see. 30 seconds bago mabuhay yung Void. Nagpaprito ng GA. Lotus Orb for the Team Verso. Kaso nabasag na rito yung tower. Mukhang kailangan nila dito mag-reset, magbaback. Kaso si Chalice... Nabot siya rito ng Nightmare. Ito toss ba? Toss? Yes, meron siya ritong AND. Silence into 2. Ito na nga yung control camp sa may Avalanche. Let's see mga kaibigan kung anong gagawin rito ng ibang kampe. Mukhang iiwan na yata na sila si Chalice. At mukhang giveaway na yung DP. Nako. Delikado yata, daddy. Ah, minus 20.5 ako sa RNG. Eh, hindi siya tayo nagbasa na dito. Sumala. Isang team wipe lang. Isang team wipe lang. Ma-team wipe lang ng RNG yung Dandelion. Aabot pa yung aking handicap this game. Kasi napapasarap yung troll eh. Napapasarap yung troll na pagkampas. Napapalalim eh. No? Pero makita mo naman, di ba, yung kailangang scenario ng Dandelion, kailangan talaga ng sobrang matinding toss. Ganun, or mga mistakes from troll. Para lang maka... baka pag-deal sila ng damage. Kasi kulang na kulang talaga yung damage nila, daddy. Ang ganda lang din sa side ng RNG, no? Sabi natin lamang sila. Na... Ang ganda nung catch nila lagi sa Void. Laging din nakakapag-react yung Void, no? So, ito nga, di ba? After ng BKB niya, he's going for... Doon sa kanyang link and spear. Let's see mga kaibigan, yung troll waller has been caught. There's the pin script. Kaso nga lang, they can deal with doon sa may backlines. Patay na yung Bane. At Diyos ko, dahil na Hexeton Tiny. Snowball will connect plus yung Spirit Vessel. And buyback from the Bane. And yung Tiny will fall down. Available pa rin yung kanilang Chrono Spear dito. Kaso nga lang, alam silang Requiem of Souls. And again, Flaming Lasso for the Faceless Boy. And Diyos ko, dahil. Yeah. Saka ano din eh, typically kapag yung Shadow Fiend na hero mo, ang first two item niya ba? Is usually defensive. Alam mo na agad na hindi magiging maganda yung game mo. Kasi pag Shadow Fiend ka, dapat all-in na, no? Kaya all-in physical damage. Tapos yung defensive item mo, parang mga second or at least third item. Ayan. Third item kung kaya pang i-push. Grabe, pero, pangalawang beses na naman. Oo, pangalawang beses na namatay yung Void na... Uy, tumama! Snowball, so dieback yung Bane. And they're targeting itong Team Verso. Chain out! Ala, tapusin na eh. Nag-GG na, guys. So, wala silang mapatay during the duration ng BKB, daddy eh. Makikita mo, diba? Lahat silang nagtatakbuhan lang. Like, they don't have any more spells available. Where as a side ng RNG. They're just way too rich dito sa game na to. They're very ahead, high level na din pati yung lineup nila. So, yeah. Really unfortunate. I don't know about the Shadow Fiend pick. Siguro kung mag-Shadow Fiend pick sila, they need to be sure na, let's say, may co-op na sa kabilang side. Or like, kung, like alam niya na yung matchup niya, kumbaga na he's okay kung sino yung mga katapat niya sa lane. Mga ganun. Kasi wala eh, bug-bug yung tatlong lanes, tama ba? Ng YBB. Yung mid lang yung typically usually aasahan mo na at least even, di ba? Wala eh. Simula pa lang, ano na eh. Ang laki na kagad nung established na lead nung tatlong course. Di ba yung Faceless Boy? Nakita mo, nagkaroon siya, nag-i-struggle siya sa may top side. So, kasi yung mid lane naman, binibigan pa ng pressure ng mga supports dun sa ng RNG. Tapos yung match-up pa ng Bat Rider na solo kill nga niya, no? Pero yun guys, no? Yung story ng ating game number 1, no? 1-0 yung RNG, pero magbe-bet daw tayo, sabi ni Direk. Map 2. Tingin ko under. Ano yan? Malabo pa sa sabaw ng pusit yan, Rick. Sabot pa ba tayo? Under. Ayan, yan, under. Under, under. Under yung... Kills, under. Kills. Baba. Kaya nga eh, 40. Mabot nga na, 43 kanina eh, yung score. Oh, buisit nga na Ben yun, under 42.5 ako. Pero nag 43, Diyos ko po, na 0.5 mo yan. Pwede na sa ano, sa 1:1 yan. Asan liit eh, no?
Hindi, bet tayo. Pwede yan. Oo, oh, taya mo. Under 40.5 yan. Under 40. Nakapasok pa ngayon sa akin, daddy. Minus 20.5. Ako, under 42.5. Punyeta. Actually, kaya na ko din, isip ko din yun eh, yung under na yun. Nakikita ko, yung bin, mamamatay. Makikita ko yung bin, mamamatay. Sabi ko, tatapusin na, nagpapatay pa. Pero kaibigan, yung game number 1 natin, 1-0 yung RNG. Dito sa YBB Gaming, kami nisyo, mag-short break lang, magbabalik kami sa game number 2 ng RNG vs. YBB. 3, 2, 1...